Hi guys! Welcome back again to my channel. So ngayon ang gagawin natin is magluluto tayo. Ituturo ko sa inyo yung recipe na favorite ko. One of my favorite. At pasok siya sa budget. Especially ngayong coronavirus. Quarantine tayo. So kailangan tipid-tipid tayo sa pagkain. At isa pa, maliban sa pasok sa budget, ito yung din kasi madalas na pagkain na nakukuha natin galing sa mga government agencies or sino bang nagbibigay, mga group na nagbibigay sa atin ng mga pagkain. Mostly kasi dilata kasi yun yung na matagal masisira. So gagawa tayo ng sardines with egg. Tsaka paborito ko din kasi ito. Tara, samahan niyo ako. So, ang ingredients, isang sardinas, yung maliit lang to siya. Yung pinakamaliit. So, tapos, ang ilalagay. Tapos, sardines, ayan, 2 eggs. Tomato. Onion. And of course, we have the salt, pepper, and I always put the spring onion. Gustong-gusto ko to kasi pag may ganyan. So first, we have to slice. Oops. Balatang lang. Yung slice natin yung onion. Ayan. After na balatan, slice na natin. Ganito ang slice ko, maliliit para madali lang siya maluto. Hindi naman sobrang pino, siguro. So it's up to you kung tsaka gumagamit ako ng puti para at least hindi ganun siya kaamoy. Lalo na madami naman akong gagamitin. So, lagay natin. Naiiyak na ako. Ito yung ayaw ko pag mag-slice ako ng sibuyas. Next is slice natin yung tomato. Gasan muna natin. So ngayon yung tomato ang i-slice natin. Habang gumagawa, habang ginagawa ko to, naglalagay na rin ako ng kanin sa rice cooker. So para pagkaluto nito, ready na rin yung kanin. So, maganda pag ganito, lalo na yung naka-quarantine. Tapos, mostly yung mga nabibigay is mga dilata. So, marami kang maluluto kahit isang sardinas at ilang egg lang yung ilalagay mo. Tipid-tip ko. So, ayan na. I think pwedeng so tapos na yung slice natin tomato and onion. So ngayon gagawin natin is yung spring onion. Yung dahon lang ginagawa ko kasi ang ginagawa ko nito ilalagay ko siya sa tubig so para tutubo ulit siya. Inaantay ko ngang magwa-warm na yung sa labas para maitatanim ko siya. Marami na akong ganito nilalagay ko sa parang baso. Tapos tutubo ulit siya. So, magagamit ko na siya. So, ito lang yung dahon yung ginagamit ko. So, pwede na itong tatlo. Tanggalin ko lang yung medyo luma na. Ano bang tawag nito na mamatay na. Tapos, hugasan. Ayan na, ito na siya.
slice ko lang siya ng, hindi naman pino, pero, so, ganyan yung hiwa ko. Yeah. Tapos, ibabati na, ibabati. Babatiin natin yung itlog. 2 eggs or ako lang kasi kakain, so dalawang itlog lang. Pero pag marami sa family, kahit tagdagan mo siya ng tatlong itlog, para at least madami-dami. So, ginagawa ko pag ibabati ko siya, lalagyan ko na siya ng asin. Wala na akong sukat-sukat ha. Pag nagluluto ako, hindi ako nagsusukat. Yung utak ko na lang yung sinusukat. Pwede na siya. So, after nung asin, ilalagay ko to. To pepper. Para may malasa. At ngayon, ilalagay natin tong dahon. Onion spring para maglasa talaga siya. Tapos ihahalo ito siya. Yung sardinas. Parang maraming sabaw. So yan, ilalagay ko lang siya tapos medyo hindi ko naman siya imamash talaga. Yung medyo ganyang kalaki lang. Kasi halo ko sa egg. Naumoy ko na yung sardinas. Gusto ko talaga ng sardinas. Ewan ko. So, ngayon pag nahalo mo na siya, iluluto natin yung, ay yung iigisa natin. And of course, ay before I forgot, nag-i-squeeze ako ng kaunting lemon. Nasa inyo na. Optional naman tong lemon eh. Nasa inyo na kung gusto nyo may kaunting asin. Pero, I love to have to put a lemon. Squeeze lang siya ng kaunti. Wala kasing kalamansi kaya lemon yung madalas namin gamit dito. So ngayon habang save natin yan, so pag mga gisa-gisa lang, gumagamit ako ng olive oil para at least healthy. So healthy na, sardinas, isda yan. Hey guys, nilipat ko lang siya sa malaking kawali. Kasi parang ang liit nito. Tumayang talsik, ayokong magkalat ng talsik. Paglagyan ko lang ng konti. Medyo na hindi. Lumipat lahat eh. So, yun. Pag mainit na yung kawali, lalagay nyo na yung sibuyas. Hindi pa yata mainit. So, ayan na guys. Mainit na yung kawali. Lagay na natin. Painaan natin konti. Baka masunog yung sibuyas. Ako siya talagang yung maluto yung sibuyas. Naamoy ko na. Sibuyas pa lang yun. After nun, pag naluto na, ayun, kasunod guys, ayun na medyo, pag, ano yung tawag nito, basta, it's up to you kung gaano kaluto yung sibuyas. Ilalagay ko na yung kamatis. So, habang ginigisa ko siya, nilalagyan ko na siya ng asin para, pati yung, alam ko, mas, nanunuot yung lasa ng pagkain.
paghabang nagigisa ko yung mga spicy, nilalagyan ko siya ng asin. So, mas malasa siya kasi wala ko na yung mga magic syrup or bitchin or whatever. Hindi ako kung magamit ng mga lor cubes. So, ganyan lang. Tapos, syempre, lalagyan ko siya ng pepper ulit. So, nga maluto-luto na siya. Ngayon na inaantay lang natin pag medyo maluto na yung medyo nangangamoy na yung sibuyas at kamatis natin. Ilalagay na natin yung mix na sardines at saka egg. By the way, nagpapatak ako ng ganito. Kasi wala kaming magic syrup or bitchin bang ta? Bitchin. In Bisaya. So, nagpapatak lang ako ng konti nito. Pero konti lang. As in konti lang. Nahalo ko lang siya sa ganyan. Tapos, ito na siya. Medyo nag lumalambot na yung kamatis. Ilalagay na natin to. Tapos, painaan lang ng konti yung apoy para hindi matulog yung kwet. Anong sayang sa pinaka painaan. Bakit pinalukasan ko? So, ayan na siya, guys. Ayan na. Kita niyo yan, luto na siya. So, masarap siyang i-partner sa kanin. So, ayan na. So, antay na lang yung ating kanin na maluto. And thank you guys for watching. And please don't forget to like and subscribe on my channel yung hindi pa nakapag-subscribe.